talagang yung 5 million calories mo, mabiburn. Grabe na rin. Oo, kasi ganyan kataas yung bahay mo sa tukto. Oo, maganda tingnan. Ay, may hanging bridge pa sila. May hanging bridge. Alin ka nga, baba nga tayo dito. Ayan, oo. Oh. Oh, sandali ha, baba tayo, baka pwede rito. Ayan, wala naman nakalagay. Ayan, naman sila eh. Dito lang ako. O, sige. Dito nga pala, alamin natin yung presyo ng gulay at syempre yung presyo ng strawberry, yung harvested na, saka yung tayo ang pipitas. Titingnan natin or aalamin kung magkano ang diferensya or magkano ang presyo. Pwede bang ibalik yan doon sa puno at kami mamitas? Ngayon ay Wednesday at nandito tayo ngayon sa pinaka main road ng Baguio City dito sa Maya Season Road. Sige, tawid na po kayo, ate. Magandang araw sa inyong lahat at magandang araw sa iyo ulit, sweetie. Good morning, Dada, at good morning po sa inyong lahat. Ngayon, dumating tayo dito, di ba? April 30. Mm-hmm. Oh, tapos ngayon ay May 4 na. Yes. Oh, ito yung huling gala natin dito sa Baguio. At kulang na kulang yung 4 na araw natin dito. Naman. Marami pa tayo kahit na... Kahit 2 linggo tayo dito. Oo, marami pa tayong hindi napupuntahan. Tinan mo yung, alam mo yung suot natin. Eh, hindi natin ito sadya eh. Ay! Pero sa isang banda eh, mas pula yung, mas matingkad yung sa iyo. Kasi ngayong araw mga kabayan, ay pupunta tayo sa... Saan? Strawberry farm. Oo, kaya yung suot namin ay kulay strawberry. So yun nga, ngayon nga pala ay May 4, 2022 at sa oras na? 9 a.m. po. 9 a.m. At palagi na may sinasabi dito paulit-ulit itong Baguio ay malinis. Itong pakaliwa, nasa kanto tayo ng Station Road saka ng Magsaysay Avenue. Siyempre kakanan tayo dito sa may Magsaysay Avenue. Pagpakaliwa, papunta yan ng siyempre pagpaikot, papunta ng Burnham Park, papunta ng Naguilian Road, papunta ng Lourdes Grotto. Tayo naman, pakanan. At siyempre papunta nga ng Strawberry Farm sa Ghana. At kung doon nga sa may... Uy, dadaanan natin yung Estabosa. Ano mayroon doon? Ay, makikita mo mamaya. Oo. Huwag kayo maingay. Hindi natin sasabihin dyan sa may kasama natin sa likod. Yun ay makulay ang buhay. Wow! Sama lang kayo. Parang ako yun. Ito yung Baguio City Market. At ito ang sitwasyon ngayong... Anong ba ngayon? Umaga, Wednesday. Wednesday, ma-traffic na sa Baguio. Sama lang kayo dahil ito ay drive tour hanggang makarating tayo doon sa Strawberry Farm. Di ba may kantang ganun? Strawberry Field Forever. Oh! Hindi ko alam yung ibang na. Sino kumanta niyon? Ma! Oh! Sikat na sikat doon. Oh. Yeah, sabi mo na kasi ikaw ang dyan eh. The Beatles! Yun! No, di ba? Nasa kahabaan tayo ng Magsaysay Avenue. Hindi ko pa pala nagigising si Siri. Baka tayo maligaw. Sanay ka na dyan sa Strawberry Field. Strawberry Field sana sasabihin ko. Eh noon, nakakapunta na ako dyan. Si Sweetie bago pa lang. Ngayon pa lang, malamang ito. Ayaw ko kung ano na naman gagawin ito. Magtatampisaw ka. Ay, kahapon nga pala. Yung mga makakapanood nga pala ng video na ito ay late na. Kasi nga, nag-start nga tayo ng April 30 doon sa Tiplex. Tuloy-tuloy na ito. Ito ay series. Series ng ating gala dito. Kaya, sama lang kayo ha. Maulan kahapon. Yan pala sasabihin ko. Inabutan tayo doon sa Botanical. Botanical Garden. Ay, grabing baha. Basang-basa. Lunod yung mga sapatos. Basang-basa. Yun ang tinatawag na basang-basa sa ulan. Mm-hmm. Diba? Eh, mag-i-extend pa sana kami. Pero ang sabi ng mga tiga dito, kaya siya ato sa inyong lahat, yung mga naging kaibigan natin dito sa Baguio at siyempre sa kasama sa Galaan. Eh, wag na muna daw tayo tumuloy sa Gada at maulan. Yes. At zero visibility. Visibility.
Eh pagka sanay naman tayo mag-drive, pero doon hindi ako sanay sa ano, sa fog. Kailangan may fog light tayo, pero mahirap na. Marami tayong kasama sa likodan eh. Oo, mahirap na. Kaya sa susunod na lang natin, yung mga nagre-request na dumaan doon sa Halsima Highway, yung pinakamataas na na elevation, ay hindi muna natin na pupuntahan. Oh, kakaliwa na tayo dito. Sama lang kayo mga kabayan, dahil maraming makikita dito nang hindi pa natin nakikita. Madali lang itong makita kasi nga wala na imposible sa teknolohiya kay navigator. Tingnan mo yung mural doon sa unahan. Nadaanan na ito natin nung nakaraan, yung pumunta tayo ng... Saan ba tayo pumunta nung nakaraan? Ala, dyan lang. Sa ano? Sa may Kyoto. Ay, hindi! Sa may ano? Anong tawag ito? Sa Igorot Stone Kingdom. Ayun. Oo, dito tayo dumaan. Saka doon sa Tamawa na village. Yung mga bago pala makakapanood nito, ilalagay ko yung video link sa description ha. Sabi ko kanina, video series natin. Yes. Vlog series. Part 1, part 2, part 3. Ayun. Lahat na ng part. Kaya pagkalimbawang hindi pa kayo nakakapunta dito sa Baguio, ay pinuntahan natin yung mga tourist destination. Yung bagong destination dito. Ay hindi naman natin kayang ikutin natin lahat ito. Malawak. Marami pa. Wala pa. Tsaka tuwing hapon umuulan. Oo. Sa hapon lang tayo makakagala ng gusto. Sa umaga, hindi sa isa, okay. Alam mo naman ako, nag-drive. Namamali-mali. Ano lang ito, magmula doon sa sentro, sa may SM. Doon nga pala kami tumuloy sa City Light Hotel. Malapit lang sa sentro. Maganda doon. Thank you po sa inyo, mga taga City Light. Shoutout sa inyong lahat, mga taga City Light Hotel. At napakaano nyo, ano tawag doon? Accommodating. No, accommodating. Lagi na kayo smile. Yes. Shoutout sa inyong lahat. Mura lang ang room. Ibig sabihin, mamimili lang sila. Hindi naman sabihin mura. Ibig sabihin, kayang-kaya sa bulsa. Sa budget, oo. Budget-friendly ika nga. Tapos, bukod doon, ang sarap ng buffet nila, breakfast buffet. Shoutout sa chef nila, magaling, masarap. Marunong po. Masarap magluto. Masarap magluto pala. Tingnan mo yung ganda, grabe. Yan yung tinamaan ng helicopter natin nung vlog natin dito sa Baguio. Kasi pag malayo, traffic. Doon tayo kumuha sa sentro ng matutuloyan. Ito pagpakaliwa, ito na yung papunta ng Bukawan na road. Tama ba ako? Bukawkan. O, papunta ng Nagilian Road, Glorious Grotto. Yan. Saka doon nga sa may Igorot Stone Kingdom. Sasabihin ko sana Stone Grill. Parang diba? Namimiss mo na naman ang Wagyu. Madadaanan na dito mga bahay dito. Wala, napapansin mo, ang linis. Wala ka talaga makikitang kalat dito. Iba na, taga-Baguio ako eh. Ganun talaga sa amin. Magpapa-adapt na po ako sa inyo. Sino pong gusto mag-adapt sa akin? Tingnan mo ang bahay. Sa taas. Hindi natin kailangan magpalipad ng helicopter. Kita na. Ito talaga ang drive tour. O, nakikita mo yun, may logo. Ayun, strawberry. Ay, oo, La Trinidad. Ito na, nasa La Trinidad Bingit na tayo. Ay, yes.
Tingnan mo yung mga bahay, oh. Itong, ay, ang ganda, oh. May statue siya ng ano. Tingnan mo yung bahay sa taas. Saan? Ayun, tingnan mo, makulay ang buhay. Ay, oo nga, ang ganda ng kulay nila, ano? Yan siya sabi ko, makulay ang buhay. Tingnan mo yung ano ng bahay, oh. Parang sinadya na doon sa kabila, walang bahay, dito lang. Nung parang sinabing huwag kang lalampas dyan. Oo nga, no? Diba? Grabe, ang gaganda. Pero kaya sila nakapatayo ng ganyan kasi kalalaki. Oh, siyempre. Hindi, ito naman kasi yung tatayuan mo. Okay. Bundok. Hindi naman yung na-aproba ng city engineering pagka hindi magandang lupa dyan. Grabe, oh, ang lalaki talaga ng bahay nila. Tapos ganyan. Nasa na talaga, no? Nasa baba ng ano, ng bundok. Hindi baba yan daw. O, nasa paanan, tingnan mo. Eh, ito mo. Simula dito sa bahay na ito. Oo. Pero talagang, wow. Oo, di mo. Gumilid pala sa bundok. Tapos doon ka nakatira sa taas, lalakarin mo lang pa akyat, ano? Malaman. O, may daan naman siguro. Ayun na, may papasok. Hala. Ay, oo nga. May papasok. Ang galing. Oo. Maganda dyan, motor. Kailangan isang baba mo lang dyan, tapos na exercise mo. Mm-hmm. Diba? Baba akyat, tapos. Talagang yung 5,000, pag may 5 million calories mo, mabibrain. Grabe na rin. Oo, kasi ganyan kataas yung bahay mo sa tukto. Oo, maganda. Ay, may hanging bridge pa sila. May hanging bridge. Alin ka nga, baba nga tayo dito. Ayan, oo. Ganda rin, baba tayo, baka pwede rito. Wala naman nakalagay. Park naman sila eh, dito lang ako. O, sige. Sabit lang ha. Andito na lang tayo, daanan natin. Oh, ito ha? Po, sandali. Ah, ito yung Estobosa. Di ba? Okay, sandali ha. Yan na nga yung hanging bridge nila, da. Ito yung Estobosa, bago tayo bumaba. Dali. Nag-hazard lang ako. Ito pala yung tourist destination na. Oh. Oh, sige. Mag-research lang ako ng konti ha. Bago tayo... habang tinitingnan natin yung baba. Hindi ka bababa, sweetie? Wag na, okay na ako dito, kitang-kita ko sila. Sige, baba tayo ha. At ako yung magre-research lang sa aking computer, sa aking uluhan. At saan yung pismas ko? Sa aking uluhan. Yung pismas ko, sweetie, saan mo na nilagay? Pahala siya. Oh, wait lang, baba tayo. Ang ganda na talaga. Oo. Tanggalin ko muna dito. Sandali lang mga kabayan ha. Pwede naman. Diba? Marami naman tayo sasakyan sa huli. Tsaka hindi, saglit lang tayo. Oo, saglit lang. Pero ko sandali lang. Oo. Hi, good morning. Meron bang babaan doon? Meron babaan? Dinadayo talaga. Nagpapapicture. Malamang itong mga ito, papunta rin ng strawberry farm. Madadaanan siya. Ito nga pala yung Estobosa or Estobosa Home of Artwork. Ito donation box lang. Donation lang yung ano, yung bayad. Ate, good morning. At ito ay may nagpapapicture. At ito ay ano, mininti ng isang foundation, yung Tam Awan Village Group. Ito yung hanging bridge. Oh. At itong mga pagpipent dito ay nagsimula noong 2016. At yung mga nagpipintura dito mga kabayan ay mga volunteer. Nasa 520 na mga volunteers na nagpintura dyan. Comment lang kayo mga kabayan kung ano pa mga ibang info nito. At nadaanan lang natin. Ngayon pa lang daan papasok . Mayroon pang zip line. Ang tawa ni Adi, hi! Ang tawa niya. Kala ko, zip line, hanggang doon, oh.
Oh, di ba? Tignan nyo, tignan nyo. Pababa. Oh, ayan. Zip line. Oh, hi ate. Magandang umaga sa inyo. Tuloy na kami. Bye. Wait lang ha. Donation ka mo, ano? Wait lang ha. Wait lang ha. Hawak lang ako ha. Oh, di ba? Parang ang buhay nila, alam nila na... Ano yan? Makulay ang buhay nila dyan. At saka tinan mo, ang lalaki ng bahay nila. Oh. Nakakatawa lang kasi nandiyan dyan nga sila sa bundok pero ang lalaki ng bahay. Oo. Oh, oh. Alam nyo mga kabayan, pagka first time nyo dito pumunta sa Baguio, talagang hindi kayo makakapagsalita eh. Saan nakikita nyo? Welcome to La Trinidad Public Market. Malamang marami yung mga ano dyan. Tinta ng gawang bingit. Ang ganda ng ano mo. Vanda ang tawag dyan eh. Yan? Oh, Vanda. Kumusta pa? Parang hindi naman siya lalago pag dinala ko siya sa Maynila. Eh, tibok yan sa init doon. Takayang. Ano school yan? School ba yan? Eh, huwag mo kapabasahin nung wala akong nababasa. Ayan, welcome to Binggit State University. Shoutout sa inyong lahat. Oo. Mga alumni ng ano, Binggit State University. Lapad na lapad ng kalsada. Tapos may arrow na tinuturo si Sir no, sa kaliwaan doon. Yan ang strawberry farm. Banda ng panahon. Ayan, welcome to the Trinidad, the strawberry capital of the Philippines. Yay! Ito ba hindi one way at parang maliit? No smoking! Oh, nakalagay kahit dito? Kahit saan talaga? No smoking sa Baguio, ha? Basi saan nakalagay dito? Pati yung, ano tawag doon? Vape ba yung vape? Ano yun? Vape! Bawal. Ewan ko. Magpa-fine talaga. Ah, doon sa hotel. Kahit saan na may nakalagay. Oo, oh, may nakalagay. Basta iwas-iwas lang. Ay, naman tiisin yan eh. Bisyo yan eh. O ito, asa na ba tayo? Ayan, dito, parking. Ha? Ito? Parking. Ito ba yun? Parking. Oh, ito nga ba? Oh, wait lang. Naku, may sumusunod. Wait lang. Parang na iba na nung una kong punta dito. Simentado na yung parking area. Simentado ba o graba? Tinambakan. Tinambakan. Prepare ka na ng 20. O, tingnan nyo talagang ano, ebidensya na umulan kahapon. Parang madilim na naman. Oh. Bago tayo pumunta sa registration at makapasok dito sa farm, ito muna yung buong location nitong strawberry farm. At ito ngayon ang sitwasyon. Ang daming turista. Halika, pasok tayo doon sa registration. Ang lawak. Andito na tayo ngayon. Patatamaan ko lang ng camera kung gaano kalawak ito bukod doon sa dinaanan natin. Dito nga pala, alamin natin yung presyo ng gulay at syempre yung presyo ng strawberry, yung harvested na, saka yung tayo ang pipitas. Titingnan natin or aalamin kung magkano ang diferensya or magkano ang presyo. Ayan o, ang dami ng mga nag-aalok sa inyo pagpasok pa lang. Dito nga pala, ito yung mga bilihan ng gulay. Mamaya paglabas natin, tatanungin natin yan isa-isa. Tapos, pagpupunta kayo dito sa strawberry farm, ayan, kailangan magre-registered kayo at kung group kayong pupunta dito, ang limit, per group ang limit ng strawberry picking
ay 1 kilo. Ngayon kung ano man kayo for person, ganun na lang, ganun din ang mangyayari. 1 kilo lang yung limit. Ngayon aalamin natin kung magkano ang kilo ng mapipitas natin. Ito, ngayon pagpasok natin dito, magre-registered bago pumunta sa farm. Okay, tayo naka-register na kayo na. Kaya papasok na tayo. Hi guys. Hi ma'am. Diretso na. Maraming salamat ha. Okay. Ngayon, ito na. Andito si Sweetie ngayon. Kasi bawat mga yan yung hindi ko alam kung anong tawag diyan. Ibig sabihin niya yung mga kubol-kubol na yan, lahat yan ay strawberry. Lahat ng mga nakikita nyo na, hindi naman lahat ha, merong may-ari niyan, iba-ibang may-ari. Ngayon hahanapin natin yung isa sa may-ari na magpapapitas ng strawberry. Nasaan na kaya si Sweetie? Off-season na raw pala ngayon ng strawberry. Tapos ito, pwede magpa-picture dito. Itong mga nakikita nyo, mga pangalan na ito, yan yung may mga ari nitong farm na nakikita natin ngayon. Walang mga may-ari na magpapapitas. Sabagay dito, hanapin lang daw natin sa loob. Wala ka ba nakikita na magpapapitas? Hi kuya. Baka isa ka sa magpapapitas ng strawberry? Good morning. Wala nang strawberry? Pwede ba Meron nun, kaya lang nabaha. Nabaha? Kahapon? So wala magpapapitas ngayon? Malakas po kasi yung ulan. Wala magpapapitas ngayon? Kahit meron kung putik din naman. Walang problema, lulusong kami sa tubig. Try nyo dyan kung meron. Oh, sige, sige. Maliit na nga. Maliliit na oh. Problema nga nila putik dahil baka ayun o, may nagpipitas o wala yung may-ari. Sino ba pwede magpapitas ng strawberry ngayon? Subukan doon sa unahan. Sige, hanggang sa makarating tayo sa dulo ng walang hanggan. Pag walang magpapitas ay wala, tayo mamitas doon sa palengke. Tama. Oo, hindi na tayo magpapagod. Mayroon naman daw mga kabayan, malakas lang ang ulan kahapon kaya bumaha. Wala na dito mga bago. Ate, sino ba nagpapapitas ng strawberry dito? Wala pa, nalubog kami kahapon. Ay, nalubog, so wala. Wala magpapapitas. Pero may mga tinda sila doon. Sa ngayon, totally wala magpapapitas. Parang wala, opo. Uy, malas naman. Kung wala magpapitas, alamin na lang natin kung magkano presyo ng nagpipitas saka sa pinitas na. Tama ba ako sa sinabi ko, Sweetie? Pwede rin. So, yung area dito, lettuce, saka mga broccoli, nalubog daw. Kita naman nyo yung color ng ano, ng plastic, yung pangkabon. Kulay brown na or kulay putik. Ngayon, apektado yung dinaanan natin kanina doon na binaha. Pag ang strawberry pala ay binaha, hindi na mapapakinabangan. Tapos mag-aantay ulit ng 1 week para bumunga. So ibig sabihin, mabilis pala magbunga ang strawberry. So sa madaling salita, hindi tayo makakapitas. Ayan ate, wala, hindi kami makakapitas. Kung halimbawa ba kami ang mabitas, kung sakaling okay, magkano ang per kilo ng pag kaming namitas? 600. Ngayon kung kayong namitas para sa amin? 500. Ay ito, nagtatanong ako kila ate. Oh. Kasi nga sabi ko parang kasarap-sarap na gusto ko nang kumain. Sila nagpitas? Oo. Ate, talagang hindi ba kami pwede magpitas? Maputik kasi sir. Pwede bang ibalik yan doon sa puno at kami mamitas? Hindi.
Oo, nakapaghanda kami ng pamputik na sapatos, oh. Natatawa si ate. Ang lalaki, ha? Oh, pag kayong namitas, ate, para sa amin, magkano? 500. Pag kaming namitas, magkano kung sakali? Ah, 600. 100 lang. Okay. Sige, bilhin na lang tayo. Sige, mas gusto ko na to. Oh. Oh, sige. Ate, magkano po dito? Ma, ilan ang kilo nito? Kalahati. So, 250? 250 only. Oh, walang kasamang gatas? Wala. Pipigain ko yung gatas. Bibilihan ko din yun. Oh, sige, sige. Oo, oh, ayan. Ito nakataas. So, hindi lang daw muna sila magpapapiking ngayon. Hindi sa ayaw, ha. Hindi na muna. Dahil nga naapektuhan ng baha. Ayan, ang kaganda dito. Hmm, saan? Ayan, oh. Oo, ano? Ito dito ka. Ayan, oh. Oh, yun, oh. Sarap itasin, oh. Dito pala, napagtanong ako doon sa registration. Pagka namimitas kayo dito, pwedeng tikman. Pero hindi pwedeng kumain. Oo nga naman. Natawa ako doon, eh, sa sinabi. Iba nga naman pala yung tikim sa kakain. Ang tikim kasi, isa lang. Isa lang? Ang kain, more than one na yun. Oo nga, natawa ako, eh. Oh, ito, oh. Ayan ang sinasabi nila na maputik. Mm-mm. Oh, ang ganda mag... Oh, ang ano pala doon, no? Oh. Ang layo. Pwede sana akong pumunta dyan, eh, oh. Walang tao, eh. Ah, walang mapagtanungan. Oo. Okay, sa broccoli, magkano po ang kilo ng broccoli ngayon? 100 po tayo. 100 per kilo? Yes po, sa repolyo 50. Oh, talaga. Green cut, wala na siyang dahon. Mm. So 100 per kilo? 100 per kilo. Yes, sir. Okay, maraming salamat, ha. Sweetie, ano yan? Ha? Walis? Magkanong pero walis? Ito, 403. 403? Uh-uh. 403 na? Oo. Uh-uh. Oo, murang walis dito. Pero ano yata ito? 12 fingers? Bahala na siya. Oo. Yung doon sa natanungan natin sa angel, yung, di ba? 250? Yung 8 fingers, di ba? So, wala dito. Good day po. Bili na kayo. Labas na tayo. At ayun na, madumidilim. Baka abutan na naman tayo ng kulay. Sama lang kayo hanggang sa labasan. At doon na tayo magtatapos. Dahil bago lumabas, ang dami pang makikita. Ano? Anong tinatawanan? Ano na naman yung dilim? Ay, yung dilim. Sa hapon daw talaga laging na ulan. Or, sabi rin nila, unpredictable dito sa bagyo. Ayan, tinan mo, ang dilim. Grabe. Mayang hapo pa na kanilang. Gaya nga ng na-observe natin nung nakaraan, di ba? Nung pupunta tayo sa mga bagong tourist destination dito. Ine-expect natin, doing weekends lang maraming tao na pupunta, di ba? Mm-hmm. Eh ngayon, ay wala na. Talaga everyday na. Everyday? Mm-hmm. Talagang maraming umaakyat at pupunta dito sa Baguio. Lapit lang kasi. Oh, 4 hours lang nandito ka na. 4 hours lang. Tayo naman kasi tumagal noon, eh. Kung ano-ano ang pinagawa natin. May ano tayo, eh. Mara tayong... Marami tayong ginawa. Oo. So yun, andito na tayo ulit sa may kahabaan nitong Magsaysay Avenue. At dito na tayo magtatapos. Pero sama lang kayo, ha. Dahil itong susunod na video natin, magsisimula tayo sa may sentro, sa may SM Baguio. Tapos i-on ko yung camera papunta doon sa may Good Shepherd. Yes. Na kung saan doon na bibili si Sweetie ng kasalubong na ubi halayan. At madadaanan pa natin ang ibang mga tourist destination. Okay, Sweetie? Thank you, Dada. At sa inyo pong muli, maraming salamat po sa patuloy na pagsama niyo sa amin ni Dada. God bless us all. Bye for now.